Okay, hello. Okay, sir, hello, good afternoon. Good afternoon po. Okay, so yung today's topic natin is all about budgeting. Okay, pero budgeting natin is using the Microsoft Excel. Okay, pero isasama ko na rin yung pag-compute ng income tax pag iba-iba yung value ng income tax, income rate. Okay, so yung gagawin natin today, so we have, meron ako dito ang apat na spreadsheet. Okay, meron akong budget summary, which is ito yung laman, which is meron akong net income, expenses, mortgage payment, car lease, total plan spend, tapos net change, ito yung mga laman. As we have the budget details, ito yung mga expenses plus expense plus mo expense plan mo per year. So nalaki dyan, mga household, food, gasoline, lahat ng expenses mo. Meron akong dito mortgage payment. So for example, meron kang bahay na binabayaran. Kasama din natin dito yung mortgage payment analysis. So kapag, for example, kapag meron ka di hinuhulugan na kotse, so nakalagay din dyan. So car lease payment analysis. So then yung tatlo na to, yung budget detail, yung mortgage payment, yung car lease payment is ilalagay natin lahat sa budget summary, which is dito. Okay, so ito yung sa taas. Tapos dito, nakita dito sa baba kung magkano yung makaipon ka ba. Okay, kung yung mga nagastos mo ba, mababawasan yung ipon mo, dito yung mga total. So lahat yung gagawin natin for today using the Microsoft Excel. Okay, so for example muna, dito tayo sa income tax. Okay, so mapapansin nyo, blanco yung income tax ko, saka yung income rate. Okay, so yung kung magkano yung sahod o ng bawat empleyado nyo. So nalagay dyan, so ayusin lang natin. Tapos dito sa baba, may table ako na kung saan nakalagay yung rate ng bawat sahod. Okay? Kapag ang sahod mo daw ay 9,525, mayroon kang 12% tax. Pag 30,700 daw, mayroon kang 22 tax. 82.85, mayroon kang 24, 32, 35, and 37. So basically, kahit naman sa trabaho, di ba ngayon, ang mga income tax return natin, di ba, is naka-defended na siya sa range. Kung hindi pasok yung monthly range mo sa certain amount, ng a certain percentage, hindi ka babawasan ng tax. So parang ito lang din yun. So gagawin lang natin, using lang din naman natin yung VLOOKUP, na katulad ng ginagawa natin. So lalagyan ko lang siya ng, kung gusto nyo lagyan siya ng currency, punta lang naman kayo sa number. Hanapin nyo lang naman yung currency. Then hanapin nyo lang yung Philippine Peso or PHP for the Philippine Peso. Hanapin nyo lang P. Tapos PHP for the Philippine Peso. Tapos ilang decimal places. Okay lang. Tapos okay nyo lang. Tapos pag nag-type na kayo ng income, kung magkano, kahit magkano ilagay nyo, for example, 45,000, automatic na yun, di ba? Meron siyang currency. Tapos, halimbawa, 620,000. We have the 70,000, for example, sa 70,000, meron tayong 125,000. Tapos, meron si Ryan, for example, 8,000. Then, we have the 10,000. So ngayon, para hindi na tayo mag manual computing ng isa-isa yan, okay? So gagawin natin, hahanapin na lang natin sa value. So pag 45,000, saan ba pasok yung 45,000 at magkano yung income tax na makukuha sa kanya? Di ba 45,000 pasok siya sa, saan siya pasok? In between 30 at 82, di ba? So gagawin nyo lang is punta lang kayo VLOOKUP. Yan, VLOOKUP. Yan. Tapos, i-highlight nyo yung table. Kung gusto nyo, yan. I-highlight lang yung table. Yan. Then, ilang columns ba yung table? Yan. Okay. Solidin natin, ha. So, type nyo lang, VLOOKUP. Yan. Tapos, itong cell na to, yan, yung lookup value natin. Kama, sa natin na hanapin yung value na yan, i-highlight natin sa table na hanapan natin. Yan. So, highlight lang lahat. Comma. Then, ilang column ba siya?
So dalawang column lang siya, di ba? So dalawang column lang. Yan. Tapos itatize nyo ngayon dun sa income niya. Ibig sabihin, yung 45,000 babawasan siya ng income tax na 9,990 kasi yung 45,000 di ba pasok siya sa 38 at sa 82. So ito yung tax na nabawas sa kanya. Okay? So ulitin natin, yung ginawa lang natin ay we have the B look up. Ayan. B look up. Tapos yung cell na hahanapin natin ng value, ito cell, comma. Yung hahanapan na table, i-highlight hat, yung hahanapan na table, comma. Ilang column yung table na meron ka? Dalawa. Close parenthesis. Tapos itatimes mo siya sa income pa rin. Yan, sa income niya. So automatically, na-compute na sa kanya is, parang ano lang din naman yun, di ba? So 45,000. So pag mid-manual mo naman niya is 45,000. Parang tatimes mo lang. Kasi hindi mo alam kung saan siya pasok, di ba? So parang magiging 45,000. Saan ba siya papasok? 45,000. Pwede siya sa 82,000, di ba? Pwede siya sa 30. So times 24 natin. Diba? So medyo. Tapos di-divide mo na lang. So di-divide 12. Ito kasi medyo in between siya. So ginawa natin para mas madali siyang hanapin, nag-lookup tayo. Then dahil may table, may formula ka na, pwede mo siya i-highlight pababa, 'di ba? So para mangyari 'yon, syempre naka-fix lang yung table natin, 'di ba? Naka-fix lang yung table natin. So yun ang lalagyan natin ng lalagyan natin ng dollar sign sa unahan, saka sa gitna ng bawat letter. Tapos, enter. Then, pwede mo na siyang i-drag pababa. So, automatically, magkakaroon ka na ng computed na income tax lahat. So, bakit may zero dito na income tax? Kasi 8,000 siya. So, wala pa naman siyang, napasok siya sa value ng 0%, diba? Kasi pag 12% ang tax mo kapag sumahod ka na ng 9,500. Diba? So, yan yun lang po. Kapag magkukumpit tayo ng income tax na merong lookup table. So, ang ginawa lang, ulitin lang natin. Gumamit ako ng formula na VLOOKUP. Open parenthesis. Tatapat doon sa hanapin na value. Yan. O yung cell. Tapos yung lookup table. Yan, i-highlight lang natin ng table. Yan. Tapos gamma, ilan column yung table. Tapos ta-times pa rin siya sa income. Tapos enter. Then para makopy, patrag siya pababa. So mapapansin, nagka-problema siya, di ba? Gagawin lang natin, yung table, o yung lookup table, yan yung nasa gitna na ano, value, lalagyan lang natin ng dollar sign sa unahan at sa gitna. Tapos enter yan. Tapos pwede mo na siya i-copy pababa. Na. So, kahit baguhin mo yung mga value dito, automatic na yan. Na magkukumpit na siya ng tax. So, pag lagay mo naman 9,000, 0% income pa rin siya. Kasi hindi pa rin siya pasok. Diba? So, yun yung kapag naka-certain formula tayo pag meron kang income tax. Okay? So, ngayon kasi yung income tax return natin is nakadepende na kung mag-ilang percent yung babawas sa'yo. Depende sa sahod mo per month. So, ganito lang po ginagawa. Okay? So, gumagawa lang sa'yo ng lookup table. Yan. So, gagawa ko na lookup table. So, lagyan mo na lang din ng currency yan. As a currency, type mo P, tapos hanapin lang yung PHP para sa Philippine Peso. Yan. Tapos automatic na yan. Diba? So, every time na magta-type ka ng number, magkakaroon na siya ng value. Then, ganun din, kapag naka-formula ka, automatically, yung formula mo,
every time na maglalagay ka ng value, mapapalitan yung may formula na value. Okay? So yan po ang paghahanap ng income tax o pag-compute ng income tax using VLOOKUP table. Okay? So ganoon lang po. So may question po ba? Wala, sir. Okay. So yung budget summary, iiwang muna natin itong blanco kasi wala, hindi pa natin makukumpute yung mga to hanggat wala pa yung sa budget detail natin. Okay? So simulan natin isa-isa. For example, sa budget detail natin, ito yung mga gastos natin, expense plan. Okay. So sa expense plan natin, for example, meron tayong mga category. So ito yung mga category natin. So meron tayong household utilities. Ayan. So meron tayo household utility, food, gasoline, clothes, insurance, taxes, entertainment, vacation, miscellaneous, and total. So mapapansin nyo, meron dyan percent of total. We have your monthly spend, we have your annual spend, we have the last year spend, and the percentage spend. Okay? So annual spend, kung magkano yung gagastos mo kada taon. Okay? Then we have the last year spend kung magkano binastos mo last year, di ba? Then bibilangin natin ilan yung categories, ano yung average spend, so magkano yung magagastos natin averagely sa taon. Then minimum spend, hahanapin natin yung pinakamababang gastos. Then the maximum spend, hahanapin natin yung pinakamalaking ano yun, expenses. Okay? Excuse me. So gagawin lang natin, una sige. For the monthly spend, para makuha natin yung monthly spend is yung annual spend mo, syempre i-divide mo lang sa 12, which is, di ba, 1 year or annual, is equivalent to 12 months. So, i-divide mo lang siya. So, ibig sabihin, for example, sa house of utilities natin, gumagastos tayo ng 2,000, sabi natin, 250 monthly. Okay? Tapos, drag mo na lang siya pababa. Yan. Bakit drag mo lang pababa? Kasi magkakaibang value naman sila. So papansin nyo, D4, D5, D6, D7, D... So okay lang yan pag drag siya pababa kung kukopyin mo lang naman yung same value doon nasa gilid. Okay? So ang monthly spend, so ang monthly spend uli ay annual spend divide mo sa 12. Then, drag na lang siya pababa. Ayan. So, ito yung annual spend. Ikaw na bahala kung anong value yung gusto mo, ha? Kaya magbahala maglalagay kung magkano yung budget natin annually sa bawat utilities natin. So, for example lang, 3,000. Okay? Tapos, kapag meron ka na sa isang cell, drag na lang siya pababa para makapi lang yung cell. Ayan, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. So, yun. So, itong dalawang to, auto, any value na gusto mo. Bawa, gawin mo 5,000. Malamang problema yan eh. So, sabihin natin itong 4,000. So, automatic yun, di ba, mababago. So, any value naman yun, walang problema. So, annual lang ay a monthly annual spend divide sa 12. Okay? So, meron na tayong monthly. So, kunin mo lang yung total. So, ang total lamang ay hanapin mo dito sa Auto Sum, hanapin si Sum. Then i-highlight lang yung mga kailangan. So ang total natin, ito, meron ka na. So ganun din sa annual spend. Pundi dun si Auto Sum, hanapin si Sum. Tapos enter. Then sa last year spend, ganun din. We have your Auto Sum, then enter. Okay? So para malaman number of categories, ito yon kung ilan yan. So magbibilangin lang natin. So gagamit lang kayo ng katulad ng ginawa natin last time, which is yung count. So count lang siya. Open and close parenthesis. I-highlight yung mga kailangan natin. And enter. So hindi nakasama yung total, ha? Baka masama nyo yung total eh. Okay? So we have
So we have count. Tapos hanapin mo lang yung mga categories na bibilangin mo. Pwede din naman dyan. Which is ito lang din naman yung halos. So 2, 4, 6, 8, 9 categories. Diba? Okay. Hindi yung sasama yung total. Ah. 11. Yan. So kahit alin naman dyan, pwede nyo i-highlight. Okay, so bibilangan nyo lang din naman yung kung ilan yung mga categories mo. By using count. Yan. Tapos i-highlight lang yung gusto mong bilangin. Pero wag mo nakasama yung miscellaneous. For example, yan ang 9. So ginamit lang natin sa number of categories ay count. Okay? So monthly, annual, divide sa 12. So makukuha natin yung monthly. So yung total, sinam lang natin lahat ng mga ginastos. Ayan. So lalagyan nyo lang naman yan ng percent ng currency. Pag lalagyan nyo ng currency, ulitin natin is, ayan. Kasi napansin ko sa inyo last time, ginagawa nyo, tinatype nyo yung currency. For example, tapos lalagyan nyo yung value, di ba? So may tendency kasi pag tinatype nyo, nagkaka-error sa formula. So gagawin natin is i-highlight nyo lang ito. Tapos punta kayo sa number. Tapos currency. Ayan. Then, hanapin yung symbol. Bahala na lang kayo kung dollar or Philippine peso. So, hanapin nyo lang Philippine peso, which is PHP. Then, automatically, meron na siyang ano, so, every 10 na magta-type kayo ng value, syempre, babago yung yan. Automatic na yun. Meron na siyang symbol. Okay, so ganun ang gagawin na hindi nyo na siya ita-type or naka-separate siya. Okay? Kasi iba kasi napansin ko ginawa ganito. Sa exam nyo last week, so dollar, tapos saka nyo in-input yung value. So, hindi ganun ha. So, para mas hindi na kayo marapang mag-type, i-highlight nyo lang siya, yung mga lalagyan nyo ng currency o yung mga may pera, value, then po tayo sa number, currency, tapos symbol, hanapin nyo lang yung prepared symbol nyo then. Okay, so automatic na yun. Okay? Then, pag bibilangin lang natin, ang gagamitin lang natin ay word count. Tapos, yung selected value na gusto nyong bilangin. Okay? So, that's equivalent to 9. Okay? So, nasundan po ba bago natin tuloy-tuloy yung mga blank value dito? Yes, sir. Okay. Then, pag average naman, parang ano lang naman siya, i-add mo lang lahat tapos i-divide. Pag sabi, i-add mo lahat itong value, tapos bibilangin mo kung ilang kategory. So, halimbawa, ito, ang total mo is 19,000. So, normally, ito lang ginagawa, 19,450 divide 9. So, diba? So, ito yung average mo. Okay? So, ito total mo, pag manual natin siya, ginagawa lang natin, is yung total, di-divide mo sa number of categories. So, that is the average. Okay, ito yung average ano, spend mo 2,000. Pero kung gusto mo mas madali, punta lang kayo sa AutoSum, hanapin si average. Diba? O pwede rin, andito lahat ang kailangan natin yun, sa AutoSum. Then for example, count number. So yun. So yun, count niya lang yung numbers. O, diba? Na-count niya na. So ganun lang. AutoSum. Pwede kayo mag-count number. So, number lang ika-count niya. Then, piliin lang yung categories na bibilangin. O, ang categories natin siya, mga miscellaneous lamang, hindi kasama yung total. So, ganyan. So, per average, ganun din. So, per average, AutoSum, hanapin si average. Yan. Tapos, i-highlight lang yung mga kailangan. So, hindi kasama si total sa average. Yan. So, nakuha na natin average spend natin ng 2,160. So, ganoon lang. Piliin si AutoSum, hanapin si average. Then, i-highlight yung mga kailangan i-average. So, pag sa average lagi, hindi nakasama yung total. Ah. Okay. Yes, ayun na. So, nakuha natin yung average. Pag minimum spend naman, kukunin natin yung pinakamababang na gastos nyo. So, paano hanapin yun? Punta ka lang ulit sa AutoSum. Hanapin si Min. Pakimit na lang po. Okay.
So kapag kailangan ni minimum spend, siyempre hanapin lamang sa AutoSum, tapos hanapin lang yung minimum. So minimum, ayan. Click lang sa cell, min, AutoSum, tapos piliin si min, tapos select lang yung value na kailangan. Then enter. So minimum spend daw natin ay 1,200, which is yun sa clothes. So ganun din. So click sa cell, hanapin si AutoSum, then piliin si minimum. So may lalabas na naka-highlight siya, itong mga box na yan. So pwede piliin nyo lang yung mga gusto nyo. Then enter. So minimum spend ay 1,000. So per maximum naman, piliin nyo lang ay AutoSum. Tapos max. Tapos ganun lang din, selected value. Then enter. So ang pinakamahal daw natin ay 3,500, for example, sa taxes mo. Yan. So pag max, kunin ni max ay AutoSum max. Okay. Yan. Kaya, so highlight, then piliin si max, then i-highlight yung mga kailangan. Ayan. Then enter. So ang maximum spend natin ay 3,500 na galing kay taxes. Okay. So yun po yung sa number of category, average, mean, and max. May kita lang po siya dito sa AutoSum. Tapos, piliin lamang yung mga highlighted cell. Okay? So nakuha po ba? Yes, sir. Yes, sir. So sa percent naman ng mga nagastos natin, okay, so kailangan lang natin itong annual spend. Yan, yung annual spend mo, i-divide natin sa totals mo. Yan. Para makuha natin yung percentage ng household. Ibig sabihin, sa total mo, 19,450, mapupunta doon ay 50%. So for example, hindi siya naka-auto percentage. So para gusto nyo, pagka ulagay nyo ng formula, naka-percent na siya agad. Dito lang po gagawin. I-highlight lang yung cell. Tapos pindutin lang itong percentage. So ganun din dito sa percentage change. Piliin lang siya. So automatic na yan. So para makuha yung total percent, yung annual spend mo, i-divide natin sa total. Sa annual na tayo, hindi natin kailangan yung last year spend. Ang purpose lang naman ng last year, just comparison. So para makuha yung percent of total, yan. Annual spend divide the total. Yan. So meron na siyang 50%. So dahil may formula ka na, edi pwede mo na siyang i-drag pababa. Pero dito, dahil naka-fix tayo sa dito sa total, so ipipix lang natin itong D12. So ang purpose ba natin siya nilalagay ng dollar sign para hindi na siya gumalaw. So ibig sabihin, lock cell yun. So naka-lock cell ka. So enter mo lang. Hindi niya, pwede mo na siya i-drag pababa. Sige, naman na lang. So yun ba? Yun lang po. So ulitin natin. Percent total annual spend, i-divide mo sa total. Total spend mo. Then enter. So automatic may 50% na siya. So para madrag mo siya pababa, so ang naka-fix natin, ibig sabihin naka-lock cell tayo sa total. So ilalock cell daw natin ay yung D12. Ayun, D12. So double click para malock cell siya, syempre lalagyan mo lang siya ng dollar sign. Sa unahan tsaka sa gitna. Then enter. Tapos drag mo na lang siya pababa. So meron ka ng percent. Okay. So ayun, para po sa percent ng total, annual divide the total. So percent change naman, para makuha natin yung percent change, ito po ang gagawin natin. So itong D3, yung annual spend natin, ima-minus natin sa last year's spend. Ayan. Minus last year's spend.
divide mo naman siya sa total. So, divide mo naman siya sa total mo. Okay, balita. Percent change, open parenthesis, D3, annual spend, minus last year spend, divide mo dun sa last year spend pa rin. Ayan. Last year spend, then enter. So, meron na siyang 0%. Ibig sabihin, hindi nagbago yung nag-gastos mo nung annual, tsaka ngayon taon, tsaka last year. So, ulitin. Open parenthesis, annual spend minus last year spend, divide daw siya sa last year spend mo para malaman natin kung merong nag-increase ba siya. So last year, wala namang binago yung expenses mo, di ba? Then, so dahil dito, hindi naman tayo nakalock sa total at nagbabase lang tayo per column and per row, pwede mo na siya i-drag pababa. Then, mapapansin mo, may negative value. Ibig sabihin, bumaba. For example, yung entertainment natin, di ba, yung ginastos mo last year ay 2,250. Pero ngayon, nagastos mo lang is 2,000. So, kaya meron siyang negative percentage. Ibig sabihin, wala, nagbago, nabawasan pa siya. Then, ito, yung sa clothes mo, nag-increase siya ng 20% kasi pang 1,000 naging 1,200. So, yun ibig sabihin ng percent change. Kung nagbago ba yung ginastos mo sa annual tsaka sa last year. Yung percent total, kung magkano yung napunta sa annual ng total mo sa bawat category. So, yun yung ginawa. D3, annual spend divide the total. Dito naman sa percent change, ang ginawa ulit, percent change is open parenthesis, annual minus last year, divide daw siya sa last year spend. Then, enter. So, dahil ang inaano naman natin, kino-compare natin per row, hindi siya walang lock cell, pwede mo na siyang i-drag pababa. Okay? Eh dito kasi, naka-lock cell tayo sa total, kaya well, nilagyan natin ng dollar sign yung sa denominator. Okay? So, yan po ang pag-compute for the expense plan. Then, mamaya makikita nyo magkakalaman na dito yan. Pansin nyo, budget detail natin, 9,450. Pagdating sa budget summary mo, may laman na agad expenses mo, di ba? So, kukumpute natin yan. Okay? So, yan po yung para sa budget detail. So, naintindihan po ba yung budget detail? Yes, sir. Okay. Pag sa mortgage naman, ang kailangan mo lang naman natin for the mortgage, so ilalagay mo yung principal value, yung interest rate, tapos kung ilang months, kung ilang months mo siya gusto bayaran, ay mali pa spell. So ang kailangan lang natin dito, yung ginagamit natin last time, which is yung calculate the interest, yung PMT, ayan o. PMT, calculate the payment of the loan based on the constant payment and the constant interest. So, PMT lang. So, kailangan natin, sabi, kailangan daw yung rate, ayan, pipilihin natin yung interest rate. Ayan. The interest rate, didivide natin sa 12, kasi 12 months yun. Kama. Pipilihin natin yung number of loan, yan, term loan, kung ilang month, yan, times din siya sa 12, yan. Tapos, we have the negative 24, which is yung ibabawas, ito. Ibabawas yung loan interest, yan. Then, close. Ibig sabihin, magbabayad siya na monthly ng 825. So, papunta lang natin ang currency natin ng Philippine peso. Yan. Currency, PHP. Okay. So dito sa mortgage payment, ang kukumputin lang natin is yung monthly payment. Para makuha yung monthly payment, kagamit tayo ng PMT for the rate. Payment yan, ibig sabihin payment term, so rate. Kukunin natin yung interest rate. Yan.
minus interest rate, di-divide daw sa 12, comma. Tapos pipiliin natin yung term loans. So ilang months daw, then di-divide pa rin natin sa 12. Yan. At the times naman pala sa 12, sorry. So ito yung term loan, sa times naman natin sa 12. Yan. Tapos, negative loan principal, ibig sabihin, ibabawas natin yung mga principal na yan. Then, close parenthesis, then enter. Ibig sabihin, ito na, meron na siyang monthly payment na 885. Okay? So, dito lang sa monthly payment, ang kukumpit-kukunin lang natin siya by means of PMT. Okay? So, ganun lang din ang gagawin natin sa car lease. So, sa car lease, meron siyang price car. Meron siyang value, residual value, interest rate, loan, tapos payment. So, ganun lang din. Kailangan natin ng PMT for the payment. Piliin mo yung interest rate, divide sa 12. Ayun. Tapos yung term naman, yan, term. Tapos, we have babawas naman natin. So, kaya may ibig sabihin na negative yun para ibawas naman daw natin yung pagdyan natin. Okay. So, let's continue. So, pag-compute natin sa month kanina, sa mortgage payment tayo ng kotse. Yan. Ang ginawa lang natin ay for the car mortgage, we have the PMT. Okay. Itong loan terms, yan. Divide natin sa 12. Divide sa 12. Tapos, itong term naman, times mo naman sa 12. Kama. Maminus naman natin kung load principal kaya negative yan. Then, okay. So, ganun din ang gagawin natin sa car lease payment. So, we have restricted value. So, for the car lease, so, gagamit pa rin tayo ng PMT. Calculate the payment for loan lease. So, ayan, loan lease. Okay. Then, kailangan natin yung rate. So, ang rate natin ay ito, si B4. Divide natin sa 12. Tapos, kukunin natin yung loan terms. Ayan, loan terms. Tapos, ipabawas natin yung residual value na bigay niya na. Diba? Tapos, yung price ng kotse. Okay? Tapos, yung price ng residual value. Then, we have the 0 and 1, which is 0 of the end of the period. 1 is beginning of the period. So, okay lang natin. Beginning of the period din. So, may monthly payment kaya sa kotse na 20,000. So, ulitin natin. So, we have the equal sign, the PMT. Kukunin natin yung rate na i-divide sa 12. Okay? Tapos, kukunin natin yung long terms. Yeah, long terms. Tapos, ima-minus natin yung price of car. Yan. Tapos, kukunin natin yung residual value. Yung FD is the future value. Nalagay present value. Kukunin natin yung present value, which is the 2,000. Future value is 1,000. Then, comma. Sorry. We have the DT pa pala. Yung the future value. Comma. Then, 0 or 1. So, 1, kukunin natin siya from the beginning of the period. Nakuha natin yung monthly payment mo na 20,000. Okay. So the term, the monthly payment again will be PMT. The interest rate divide 12. Diba?
Then kukunin natin yung loan terms. Yan, kukunin natin yung loan terms. So makita niyo diyan yung NPR loan terms. Kama, kukunin natin yung present value. So may negative siya kasi ibig sabihin that will be minus, ibabawas daw doon. Kama, then the residual or the future value. Yan. Kama, then yung type, ibig sabihin magbabawas tayo on the beginning. Tapos enter. Tingnan na. So nakuha na natin yung value for monthly value. So meron na nakuha na natin yung na-compute na natin sa budget, sa mortgage, saka sa car lease. Ibig sabihin, makukumpute na natin yung budget summary natin. Okay? So may tanong po ba dito sa pagkuha ng mortgage payment saka sa car lease payment? Wala naman po, sir. Okay. So ngayon, dito tayo sa budget summary. So dito yung budget summary, kukunin lang natin yan sa bawat, ano natin, sa bawat worksheet. So gagawin nyo lang, so unahin natin to expenses. So punta lang kayo, pindutin lang equal sign. Then punta sa budget detail. So sa budget detail, piliin yung total. Then enter. So automatic na may 19,000. Kaya ibig sabihin, kapag nagbago tayo dito, nagbago tayo ng value, gawin ko 3,500. So di ba naging 19,950. So automatic dito, magbabago lang siya. Okay? So ginawa lang ang equal sign. Punta ako sa budget detail. Hanapin ko yung total. Yung annual total ha. Piliin yung annual total. Then enter. So yun na. Meron na tayong 19,000. Okay. So next. So ito on expenses natin. 19,000 that is annual. So isang taon. Okay. So next naman. So ganun din sa mortgage payment. So equal sign. Piliin yung mortgage payment. Ayan, which is ito, CB27. Tapos enter nyo lang. So, mortgage payment mo, ito kaso, monthly yan, di ba? So, gagawin natin, syempre, ang kinukumpit natin is annual. So, tatimes mo lang siya sa 12. So, times 12. Okay. So, nakuha po ba? Yes, sir. So sa car lease mo, ganun lang din naman halos. Okay, so kumpitin mo lang yung value. So ganyan lang ha. So equal sign, yung budget detail, total. Tapos sa mortgage payment, punta ka sa mortgage payment. Tapos month, yan, piliin lang yung month. Yan. Enter. So, naka-monthly pa yan. So, para maging annual. So, lagyan mo lang siya ng times 12. So, yan. Yeah, automatic na yon. So, meron ka lang dito. Naglagay na ako ng value ng net income dito. So, default naman din yan. Yan. Net income. Then, so, car lease payment mo. So, ayun din naman. So, car lease payment. So, for example, ito. So, babaan na lang natin muna yung presyo ng kotse para medyo mababa din naman yun. So, let's continue our topic. Doon na tayo sa ano ah, sa budget summary. Okay, doon sa budget summary, so para makompute natin yung budget summary, di ba? So, pupunta lang tayo sa bawat cell. Titin lang natin. So, equal sign, budget, punta sa budget detail, kunin yung total. Annual total tayo, so annual spend, enter. Then, para sa mortgage, ganun din. Equal sign, tapos, pupunta tayo sa mortgage payment. Then, piliin yung monthly. Enter. So, dahil naka-monthly siya, so, kunta times mo siya sa 12. So, times 12. Okay? Then, equal sign ulit sa car lease payment. So, sa car lease payment, piliin mo lang di ulit yung monthly payment. Ayan. Tapos, enter. So, dahil naka-monthly pa lang din yan, so, times mo ulit sa 12 para annual. So, yan na siya. So, na-compute na natin. So, lagay yung palitan na lang natin ng currency. So, gagawin natin PHP lahat yan or Philippine Peso. So, pindutin na lang sa currency. Then, pindutin yung P as in PHP. Then, okay.
na. Then, kukumpit na natin yung total spend. So, what will be the total spend natin? So, the total spend, syempre, auto-sum mo lang yan. So, auto-sum. Then, piliin mo itong mga nagastos. Yan, yung mga expenses mo. Yan. Tapos, may utang ka pa. So, net change mo ngayon. So, ang mangyayari ay equal sign 33,000 minus total spend. So, may utang ka pang 57 pesos. So, laki, sa palaki na lang muna natin yung value natin. So, 35,000. Yeah. Okay. So, yung expenses natin, kung magpapalit tayo ng value dito, so, may magbago dito, automatically yung budget summary yung magbago. Kasi ginawa natin, equal sign, so, ginawa natin is equal sign, tapos pinunta lang natin yung spreadsheet, tapos yung total na kailangan natin. Yan na. So, nakuha na natin yung total spend natin na 33,000. So, yung kita mo na 35,000, may sukli ka pa ang 1,000. Okay? So, nakuha po ba yung sa taas? Sir. Okay. So, lastly, ito na yung savings natin. So, for example, gusto nyo mag-ipon. So, ang saving natin, for example, yan, 25,000. Then, gusto mo mag-save ng 10 years. Sa-save ka doon 10 years na may rate na 3,500. So, meron doon siyang laman na 2,000. So, pwede na natin yung PHP. So, PHP. Yan. Lagyan na natin ang mga PHP yan. Currency, then PHP. Okay. So may total value ka na for initial savings ka 25,000 na may, for example, may laman na daw 2,000 na magsisave ka for 10 years na may rate of return na 3,500. So, saving projection natin para makuha siya, kagamit kayo ng formula ng FB or future value. What will be the future value? Ayan. Kukunin mo yung rate. Ayan. Kunin natin yung rate. Kukunin natin yung years. Ayan. Ima-minus natin. Yung net change in mo, yan. Yung net change in cash, yan. Yung mga, yung sobra mo, ika nga, yung sobra mo, lalagay mo dyan. Tsaka yung current mo. Yan. Tapos, enter. So, ang projection value mo, makaipon ka ng, padadagdagan ng 600 from the saving projection mo. So, ulitin natin. Anong ginawa ko? Equal sign, future value. From the future value, kukunin ko yung rate. Yan. Kukunin ko yung rate. Comma. Kukunin ko yung years. Yan. Comma. Kukunin ko yung net change. Yan. Comma. Comma. Then, kukunin ko yung negative value. Yung savings plan. Ah, sorry. Kukunin ko yung yan, savings plan. Tapos kukunin natin yung current balance. Okay. So, C13, kinuha ko yung percentage. Tapos kinuha ko yung net years. Ayan. Kinuha ko yung net change in cash. Ibig sabihin, sobra ng sobra ng sahod mo. Tapos, idadagdag ko siya sa initial value mo o current balance. Ayan. Tapos, enter. So, yan. That will be your savings plans projection. Ibig sabihin, ang saving plans mo, gusto mo ay 25,000. Kaso, ang nakuha mong projection ay 25,000. So, gumamit tayo ng, ganyan. Kinuha ko yung future value. Kinuha ko yung interest.
kinuha ko yung years, kinuha ko yung net change cash, then kinuha ko yung current balance, tapos enter lang. Tapos yung projection versus plan, dito natin malalaman kung ma-minus mo lang naman yan. So at C10 minus yan. So ibig sabihin, ito yung ahabulin mo, projection. Ibig sabihin, kailangan ko mahabol yung value na 600.30. Ayan, diba? So 25,000 na gusto mong mag-save, ang base dun sa mga na-compute natin, makaipon ka doon ng 25,600. So meaning, para makuha yung 25,600 mo, syempre, kailangan magdagdag ng additional 600 pesos. Okay, so ganun lang po ang pag-compute ng savings plan. So ulitin natin. So future value, kukunuha yung interest, kinuha yung taon, kukunin natin yung net change. Yung negative value, ibig sabihin yung flow lang yan ha, yung magiging positive negative value, ibabawas lang yan, yung magiging flow ng cash natin. Then negative, ito, kinuha natin yung current balance. So nakuha natin yung projection. So para malaman natin kung magkano yung fallback o magkano yung ahabulin natin, syempre, projection minus the savings. So ibig sabihin, magpo-fall ka ng 600 pesos para makuha lang yung saving projection natin. Okay? So yan po yung pag-compute ng budget summary based sa mga expenses natin. So dito medyo mababa lang yung mga expenses nilagay ko. Pero ano rin naman yan. Pwede nyo naman lakihan na lang, maging realistic lang yung mga value. Sa nakakita ka ng household utilities mo, nagagastos ka lang ng 3,500 per year. So binabaan lang naman natin. So same lang din naman yung kahit taasan mo yung value, kapag naka-formula ka na dito, automatic na yan. For example, babaguhin natin to, gawin kong 5,000, tapos gawin ko itong 4,500. Automatically, 21,450, bago na ito, 21,450. Then, automatically, bago ito lahat, babago. Diba? Yan. So, yung projection mo, medyo bumaba na kasi dumadami yung gastos mo, diba? So, may magpo-fall back ka ng 16,000. So, yun lang. So, gagawin mo lang siya makatotohanin yung mga value natin. Para makita lang naman natin kung makaipon ka or hindi. Okay? So, yan po yung pag-compute ng summary. Ulitin natin kung anong ginawa nyo sa budget detail, tatawagin lang natin sa budget summary, ha? So, tinawag ko yung expenses, equal sign, budget detail, total, enter. Mortgage, ganun pa rin, equal sign, punta sa mortgage payment, hanapin yung monthly payment, enter. Then, syempre, tatimes mo sa 12 para maging annual. Then, ganun din, sa car lease payment. So, punta ka sa car lease. Hanapin yung monthly payment. Enter. So, dahil annual ka, so times mo sa 12. Tapos, compute mo lang ito. So, may net income ka na dito. Ah. For example, per year ito. Ah. Nilagay ko lang dito mo sa 35,000 kinita mo per year. So, kunin mo lang yung total spend mo para makuha yung total spend. I-auto-sum mo na lang. Auto sum mo itong tatlo, yung mga expenses mo, then enter. Yung net change, para na ko yung net change, syempre, yung net income mo minus total spend. Yan. Then para makuha yung projection mo sa pamagsisave ka ng 25,000 na plano mo sa 10 taon na may ganitong rate, tapos unang hulog mo ay 10,000. So magkano yung future value? So para makuha yung future value, FB, yung rate, kama, ilang years, kama, tapos kukunin yung net change, kama, then kukunin yung current balance, then enter. So ito yung projection value mo after 10 years, 25,000. So ibig sabihin, so ang projection plan mo para makuha, minus lang natin sa saving. So ibig sabihin, yan, nag-increase ka pa ng 6,000. Diba? So medyo kumita. Pero pag tumataas yung value o pag tumataas yung gastos mo, papansin mo, nawawalan ka ng ipon.
Diba? So hindi ka daw makaipon habang tumataas yung value mo. Kaya di mo future projection mo 8,000 lang after 10 years. Kasi masyadong madami yung gastos. Okay? So yan po yung gagawin nyo na isi-send ko later. O si-send ko po yung mga blank na isi-send ko yung blank na Excel tapos upload ko yung video para masundan nyo din. Okay? So may tanong po ba? Wala po. Wala po. Okay, so i-upload ko to tapos i-gagawin nyo bukas. Okay? Tapos next week, mag-discuss ako ng Friday para Saturday next week yung exam nyo. Okay po? Okay po, sir. Hey, sir. Okay po, sir. Hey, sir. Okay, so there's no question. So yan na lang po muna. Okay, thank you.